Shoutout kay Simon Taloyo, maraming salamat sa iyong suporta. At shoutout din kay Dylan Cedric Mingito, birthday niya sa April 4, happy birthday sa iyo. At shoutout din sa bago nating kaibigan na si Edron Balsomo, sa kanya ako kumuha ng live food para sa aking bearded dragon. Taga Daspa lamang siya, so kung malapit lang kayo sa Daspa, pwede kayong kumuha sa kanya ng mga beetles, mga mealworms. Ang output niya po o yung flow rate niya 1,400 liters per hour. Pwede ang filter na to up to 100 gallons na aquarium. Naputol na. Dapat po kasi ganito siya. Matigas na talaga siya o, hindi na maikot. Ito yung binili ko na replacement. Ganito po kasi siya, meron po siyang panglock na ganito. Para pag sinaksak niyo po ito si tubo na ganito, iikot niyo lang po yan para malak. Ang nangyari, naputol ko to, hindi ako nag-ingat, matigas na kasi siya, pinilit ko. Mabuti na lang nagawa ng paraan bago dumating ito sa akin. Detachable po siya itong valve na to. Pasukan ng tubig, labasan ng tubig. Iaangat niyo lang po ito. Pwede nga po siyang tanggalin. May label naman po siya na in and out. Naiikot-ikot siya. Pwedeng ibaling dito, pwedeng ibaling doon. Meron po siyang paket dito para dito sa switch ng UV lamp. Ito naman pong pump, ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong purpose nito. Angat ng bahagya, ito lang po siya. Kapataas. Sa isang side naman po, bago po natin ito, iaangat tong dalawa para maangat niyo yung takip. Dahan-dahan lang po. Nabuksan niyo na po, huwag niyo po dito hahawakan syempre. Dito niyo po hawakan. Dahan-dahan lang po dahil meron po itong glass. Ito po yung chamber o yung compartment para sa UV lamp. Meron na po siyang UV lamp nakasama. Nagamit ko po siya mga 1 year din. Napundi po siya. So, kinailangan ko bumili ng bago. Huwag po kayo mag-alala kasi po itong UV lamp, mabibili niyo po sa Lazada. Ito sa part na to, para po to sa impeller. Pag inikot mo po siyang ganyan, pabubunot po siyang ganyan. Ito po yung impeller. Yung kulay dilaw na yan. Pwede niyo po yan linisin. Maapektuhan din yung daloy ng tubig kapag sobrang dami ng debris na nakabara dito. Pwede niyo tintong brushin. Huwag po tayong gagamit ng sabon. Kung may mga sabit-sabit siya ng mga dumi, kailangan lang tanggalin nyo lang yan ng running water o ng brush. Iniikot-ikot mo lang yung toothbrush dyan. Itong ibaba, huwag itong babasahin. Nandun po kasi yung switch na UV lamp. So, pag nabasa po yun, alam nyo na kung ano yung mangyayari. Meron po siyang ganyan, lock. Ipihit nyo lang po siya, pag ganyan. Dahan-dahan lang po yung pag-angat. Ikot-ikot nyo lang po. Magdahan-dahan po kayo kasi babasagin po yan. Ito yung umaangat na siya. Huwag nyong babasain yung loob. Huwag nyong ganun-ganunin. Dapat pataas yung bunot. Yan yung itsura niya. Itong pangsara niya, pwede niyong tanggalin yan. Sinisumasabit din dyan, ayan o. Kumuha kayo ng tissue, pasok niyo sa loob. Yan. Talaga may iwasan, nagmumoist talaga siya kasi nasa loob siya ng filter eh. Kaya nga kailangan, regular din niyo rin nililinis ang inyong filter. Kung ganito kalaki, I suggest once a month. Para lang sa ganun, kapag nag-moist to, maagapan nyo rin. Kasi kapag hindi nyo naagapan, mapupundi yung UV lamp. Bibili na naman kayo ulit ng bago. Eh, mahal-mahal nun, mga nasa 500 pesos yun. Kapag na yung nakita akong moist, tissuehin nyo lang. Pag isasaksak, isang ano pababa, hindi na rin siya natatanggal sa pwesto niya. Kung nailock nyo na siya ng maayos. Pag bubunutin, isang ganun lang, dapat hindi mo igaganon-ganon. Isang ganun lang, isang direction lang. May dalawa po siyang gasket. Pasok mo lang yan,
ikutin nyo hanggang sa mabaon nyo siya sa pinakababa. Kanya po pihitin to pa ganun. Ilalagay nyo naman po ito. Yan yung sa ilalim. Ito yung sa ibabaw. Yan siya. Okay, yan. Kailangan hindi po yan mawawala yung goma na yan. Kapag naikot nyo na po siyang ganyan, na-lock nyo na po siya, hindi na siya natatanggal. Meron tayong ganito. May tatlong rack po dito. 4 strings. Pangalawa, 4 strings po ulit. Ang mechanical filtration dapat nasa ibaba, pinakailalim. Ito pong tubig na to, galing po ito ng ating pond kasi nagpalit na rin po tayo ng tubig. Ito sa pinakataas, nilagyan ko ng filter floss. Ito yung madalas na nabibili sa pet shop na kulay puti. Hindi po siya reusable, so kailangan papalitan po siya sa tuwing maglilinis kayo ng filter. Ang mga reusable po natin, ito. Kaya ako po nilalagyan ng ganon kasi water clarifier po yun. Nakakatulong po siya para palinawin ng tubig. So ito yung madalas nabibili nyo rin sa pet shop na mahaba siya. So ang ginawa ko na lang, kinat po siya na naaayon sa size nito para magkasya siya. Matanggal nyo lang yung mga bara. May times po talaga na kailangan nyo rin palitan to. Kapag talaga nakita nyo na lasog-lasog na siya, punit-punit na, at saka talagang sobrang dami na niyang bara, na hindi nyo na talaga matanggal yung bara. Mag-start na tayo assemble ito. Pa isa-isa. Siguro, hindi ka kasi nag-conduct ng regular maintenance sa filter mo, magbabara yan. Pag nagbara yan, magugulat ka na lang, bakit ganun hindi na nagpo-flow yung tubig? Isa sa common na reason, sobrang barado na yung mga media mo sa loob kasi nga hindi ka nagkakandak ng regular cleaning. So, masisira talaga agad. Kasi ito, kapag regularly na maintain mo, forever na sa'yo yan. Kung may masisira man dyan, mabawa yung sa akin nga, yung ito, mabali, dahil din lumutong na yung plastic, ito lang yung papalitan mo. Yun nga lang, ang challenge, hindi madalas to nakikita dito sa Philippines. So, bibilin mo pa to sa ibang bansa. Take note lang po, kapag kayo bibili ng ganito, hindi kasama itong porous rings at itong pinakita ko sa inyo na foam. Hindi po yan kasama. Bibilin nyo po yan separately. So yan, na siya. Papasok ko lang siya ngayon dun sa loob. Pagkapasok nyo po, isunod nyo naman po yung isa. Kailangan naka-align po sa isa't isa yung mga butas na yun. Kasi yun po yung butas para sa chamber ng UV light. Ito po yung nasa ilalim. Okay? So, i-align din po natin doon sa butas. Galing din tong tubig sa pond. So, hindi tayo gagamit ng tubig galing gripo dahil ang tubig na yan ay chlorinated. Chlorinated water can kill the beneficial bacteria. So, gagamit tayo ng tubig na nag-cycle na. So, ito na yung pinakalas na kinuha ko dun sa pond. Kasi kapag mga unang higop pa lang, madumi yan eh. Pasok po natin siya dito sa butas. Ilapat po natin ang bahagya. Nag-lock na po siya. And then, tsaka natin po. Kung in, out, yung may label, nakatapat dito sa'yo, sa may pump, ibababa to para malock po siya. Linisin naman natin yung mga hose at saka yung inlet outlet pipes. Nyo dito bubuhatin, awag dito. Dito sa mga lock niya. Kailangan mismo sa katawan po niya. Meron na siyang kasamang lock para i-lock yung hose. Kingitin nyo lang to. So, pinapadaanan ko lang to sa running water. Meron siyang ganyan. Meron pa isang version niya, yung mahabang tubo naman na ang flow niya pa ganun. So, pwede nyo itaas, pwede nyo ibaba, pwede nyo sa gilid, depende yan sa inyo. Kumuha kayo ng alambre, lagyan nyo ng bulak sa dulo, o kaya itong tinanggal nyo ng polyester cloth, pagkuha lang kayo ng kapiraso, lagyan nyo sa dulo, tapos
pasok nyo yung alapre, hilahin nyo pa pa ganun. Pero ako, para mas madali, papasok ko si, ano, si bula. Yan. Sasalampak ko sa gripo. Itutulak nyo ngayon yung bula kasama yung mga dumi. Nakuha na niya yung mga dumi sa loob ng hose. Dito naman tayo sa kabila. Nahabaan kayo dito, pwede siyang tanggalan. Tanggalin mo lang to, pasok mo dito, na-adjust yan. Kikita nyo naman yan, may label naman yan eh. Out at saka dito in. Ito yung para sa out natin. Ipipihit mo lang ngayon siyang papaganon. Para malak mo siya. Huwag naman sobrang higpit. Ito yung inlet pipe natin. So, ito naman yung lalagay natin dito. Lock ulit natin. Pa-counterclockwise. Sinasabit ko siyang papaganyan. Pwede mo nasikipan. O, pihit-pihit mo lang ganyan. Dapat nakalubog sa tubig yung inlet pipe. Hanggang ganito lang pala kakapal yung kaya niya. Siguro mga 1 inch yan. Pwede nyo ilock. Saksak na natin. Mapapansin nyo, hindi pa bumubuga yung tubig doon. May kailangan pa kayong gawin. Nakikita nyo dyan, may ilaw dyan. Ibig sabihin yan, naka-turn on yung UV lamp o gumagana yung UV lamp ninyo. Bilisan nyo lang. Nakikita nyo yung tubig ngayon, no? Nagsisimula na siya mag-flow. Kapag nararamdaman na ninyo na parang may pressure na, yan o. Ibig sabihin yan, yung tubig, nagsisimula na siyang mag-circulate. Tsaka niya titigilan. So yun, ganun kalakas yung water flow niya. Ganto po kaingay yung motor niya, pakinggan yung buong mabuti. So, hindi naman po siya ganun kaingay. Makonsumo ba siya sa kuryente? Walang significant na change sa aming electric bill. Kailangan niyo po ba ng air pump kapag kayo bumili ng gantong filter? Hindi na. As long na may surface agitation o nagagalaw-galaw yung ibabaw ng tubig dahil sa flow ng tubig, nagkakaroon ng gas exchange na tinatawag. So kapag may gas exchange, may pumapasok na carbon dioxide and oxygen sa tubig. Carbon dioxide na kailangan ng mga plants ninyo, oxygen na kailangan ng mga isda ninyo. At meron po tayong pag-giveaway. Nilalagay din siya sa loob ng filter. Tirahan din siya ng mga beneficial bacteria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Philippines lang po tayo ha. Ito po ay available para sa mga magko-comment sa video na ito ng may hashtag happy lang. Lagyan nyo rin ng laman yung content ninyo, ano ba yung natutunan ninyo sa video na ito, ano pa ba yung mga questions ninyo na pwede kong sagutin, at ilike din ang video na ito. Pipili ako ng 6 na magko-comment sa video na ito. Para sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe at i-click rin yung notification bell sa ibaba kasi lagi po tayo may papremyo sa ating channel. That way, ay lagi kayong manonotify sa tuwing magpo-post ako ng new video plus giveaway sa ating channel. Ito ulit si Aris Moreno. Thank you for watching. God bless you.